minute ng isang araw, mga tatlong beses. Pag umulan, kahit na hindi mo nadiligan. Kasi ma-over mo, masira din siya pag ma-over siya sa tubig kasi makuha kasi ito. Malakas yung sweep-sweep ng tubig. Umulan sa labas. Sweep-sweep yung tubig, masisira. Kaya ang spray niya, ganyan lang. Galing, no? So what's up guys, so nandito tayo ngayon, no? At titingnan natin, mayroon silang ditong inaalagaan na mushroom. So ito na yung product nya, bali kusa na siyang lumalabas, so kagaya nito. Right, ayan. So sa isang araw, mga ilan yung ma-product mo? Konti lang, mga siguro mga 1 kilo na yan, kalahating kilo kasi hindi mo na lang ito, mga 300 protein bags. Tapos bibinta mo ng tag, binta ko ng 200 yung tag, 250, 100 pesos bali yung isang sopot na yon. Mga ilang kilo yon? 250 grams po. Gram? 250 grams ba, 100. Tapos ilang buwan naman ito, maano? Ilang buwan naman to bago matapos mo mag-harvest? Kumbaga, ilang ano ang capacity nito? Depende po sa pag-manage. 3 to 6 months. Tagal, no? Kung maganda ang pag-manage, aabot siya ng 6 months. So, yun daw ay 3 to 6 months. Ito ay mushroom, no? Culture. Araw-araw man itong harvest. Paano mo nalaman na ganito? Sana natuto. Pwede, paano po? Research lang. Ano, research mo lang sa YouTube? YouTube, yan, Google. Galing, no? Tas mayroong mga error, tas plan ko na lang, in-improve. Pwede matagal din. Yan, guys. Hirap. So, ganito lang, no? Tsaga-tsaga lang. Wala naman daw siyang kaalaman nito, pero sinubukan lang niya. Hindi na ng seminar. Wala daw siyang seminar, tinaan lang niya sa tingin ng YouTube, pinag-aralan. Ayong bali yung nandito, open man siya, arbisa na yan. Matagal na to, mga 4 na buwan na to. Ito ba yung nauna? Ito itong nauna. Paano ka mag-ano ng tubig niyan? Maglagay? Spray lang po. Sprayan lang, araw-araw yun. 3 times a day. Kung umuulan. Normal lang tubig din yan. Pure tubig. Kung umuulan, 1 beses lang. Paano yung nandun ay ano? Ito. Itong may pinheads na. Saka mo sprayan. Ganyan. Pero hindi masyadong malapit. Nga ganito lang. Bali, mist lang. Ganyan. Pinaka-moist lang na. Kung ulan mamaya, pwedeng umaga ko lang didiligan. Pero kung uminit ng isang araw, mga 3 beses. Pag umulan, kahit na hindi mo nadiligan. Kasi ma-over, masira din siya pag ma-over siya sa tubig kasi makuha kasi ito. Malakas yung sweep-sweep ng tubig. Ulan sa labas. Sweep-sweep yung tubig, masisira. Kaya ang spray niya, ganyan lang. Galing, no? Init. Itong nilagay mo sa loob, mga dito mo lang kinukuha yan sa mga tabi-tabi, ganun, o binili? Dyan lang, sa tabi-tabi. Minsan, binibili ko ang sudas, isang sako, 30 pesos. Minsan, hinihingi. Pangbihira, sa barko ang dami nito, sudas. Ginagamit namin pang oil spill. Sudas. Kasi pili po ito na kahoy, kining sodas, tapos ano yung iba pang ilalagay mo? Drak. Drak, tsaka asukar. Bali, ang asukar pang... Bali, yun ang kanya, fertilizer. Tsaka yung drak. Ihalo mo lang siya doon? Ihalo lang. Para ang bunga, malalaki. Okay. Kasi pag pure sodas lang, ang bunga, maliliit. Wala siyang fertilizer, ang taba. Okay.
yun ang pinakapatay. So yun guys, no? Sariling invento lang din, no? Kumbaga ay ginawa lang niya ito sa bahay. Tapos yan, bakit pata sa likod na tumubo? Binuksan ko kasi dito para tatlo yung labasan niya. Dito. Pag tapos dito, dito na naman. Galing, no? Tatlo ang labasan niya. Bukas, pwede na tayo, Arbe. Alat, pag pinitas mo to, after 5 to 1 week, bubunga na naman siya ulit. Magpaano yung napuhunan mo sa kwinta-kwinta mo? Eh, patingi-tingi lang kasi. Kunti lang, patingi-tingi lang. Mga tansya mo. Kasi ang isang protein bags talaga, ang puhunan ko nito, mga 10 piso. Sa isang bag? Oh, sa isang bag. So, ha-harvest ko siya ng 300 to 500 grams. Nasa mga 400 grams. Totally ang mga ma-income niya dito nasa mga 100 pesos bago siya matapos. O 100 pesos ang makita niya. So, meron akong totally na income 90 pesos. Galing, no? Libangan, no? Tama ng libangan ba? Paano mo na ibinto ang ganong gawin mo? Sa ginsan ko kasi ako dito, no? Nag-imbinto ko, matagal. Kasi sinubukan mo lang to? Nung una, nung pinapatubo ko, yung mushroom na yung tawag nila, yung kabuting saging. Oh, kabuting saging. Yung parang payong. Yun ang tinatanim ko, kaso lang ay ito, iba rin ito eh, oh. Makuhan siya sa langgam. Madaling kuhan ng langgam, kaya mahirap yun. Ay ito, ayaw na, hindi na ano ng langgam. Hindi, kasi nakahangon siya. Nakahang lang siya. Nakahangon siya, hindi siya makahabot ng langgam, kaya mas maganda to, ano ko, mas maganda. Yun, tatlong harbisan lang, wala na, expire na. Mga 15 days lang, wala ka nang maani. Ay, ito, dito, mga 6 months. Matagal mo mapakinabangan, kaya dito mas maganda. Galing, no? Nagbibinta din ako kasi nito, meron akong order, meron akong order nito, ganito. Katulad nito, hindi pa siya nagbunga. Ibibinta mo? 50 pesos, ang isa. Meron akong order okay. Ngayon, mas 60 piraso. Templado na yun? Oo. Pagbili niya, ihang niya lang doon sa kanila. Diretso na siya na magbabunga. Ano to? Takip lang, no? Opo. Mayroon ba? Marami nang nagbibili sa akin ito, mga protein bags. Silang papatubo, no? Kaya hindi ako kunti lang to kasi binibinta ko ang protein bags. Paano mo bubuksan siya na, ano? Diba, nagayon ito, sarado. Kusa lang siyang bubutas, mabubutas. Okay. Ganun katulad siya nito. Oo, di ba? Oo, gaganyan yan. Katulad nito, hindi ko... Pag tumubo na... Hindi ko to binutasan, kusa lang siyang tumubo. Tapos, saka mo na isprihan pagka ano na. Opo. Galing pero, hindi rin madali ang pagpapatubo nito. Kailangan ang pagpatubo nito, maganda talaga ang pagmamanage. Okay. Eh kung ang pagmamanage is mali, hindi rin siya tutubo. Kailangan nito ang pinaka-kuan talaga nito, temperature at saka yung humidity, yung available na moist sa hangin. Yun talaga ang importante, 80 to 100%. Tapos ang temperature niya hindi bababa, hindi tataas at 30%, kailangan 30 pababa. Okay, kung matataas siya. Pinag-aralan mo talaga? Opo. Sa YouTube lang? Opo, sa YouTube lang. Galing ah. Google. Gagol mo lang, gagol mo. Tapos parang pag namali siya, hindi tumubo. Tapos binabalik ko naman, paano, bakit ka na, ano kaya ang one difference siya, bakit hindi tumubo. Pinag-aralan, ikaw lang talaga sariling ano mo lang, no? Oh, matagal-tagal din bago nakaganito. Tingnan nyo guys, wala naman siyang idea o ano, sinunod lang niya dun sa ano, sa Google niya, tapos sa YouTube yun. Hanggang sa ganito, nakapagpatubo na siya, no? So, maganda to sa mga bahay-bahay lang. Yung wala kang ginagawa o di kaya hindi ka busy at kung subukan mo yung ganitong diskarte wala namang mawawala, di ba? Kagandaan nito, maliit lang ang puhunan mo, di ba? At kasi,
Ang mga materials niya makukuha mo lang sa tabi-tabi. So ayun, nakakuha tayo din ng konting aral dito, no? Idea. Kahit nga ako ngayon ko lang nakita yung mga ganito palang paraan na pag-ano ng mushroom, no? Ang alam ko lang yung wild na sa tabi-tabi. Yun. Pero ito, tingnan nyo naman, napaka ganda at mapakinabangan. So, maraming umorder pag may ano? Meron po, araw-araw. Production mo, hindi matambay? Hindi matambay, kasi araw-araw meron. Ngayong umaga, nag-harvest ako ng tatlong pack, 300 pesos may kumuha dun sa amin, kay kilala ko. Araw-araw talaga siyang kumukuha pag meron ako. Di, 900 na yan? Hindi po. Tatlong supot lang po, 300, balik tago 100 pesos, balik 300 okay. Pesos. Araw-araw man din, bukas mayroon na naman, pagkabukas okay. Mayroon naman. Hindi ka na mawala ng income, no? So, hindi talaga ganang pag, mga kunti lang kasi ito, mga 200 to 300 lang tumung. Ito na lang ang natira, hindi ko pa nadagdagan. I-total mo na lang kung mayroon kang 1,000 nito, 1,000 piraso nito, kung malaki-laki yung one mo, yung growing house. Araw-araw mayroon kang 5 kilos araw-araw. So malaki talaga ang kitaan pag i-hunt on mo talaga. Kaso lang ito yakin, hindi ko matutukan masyado kasi kwan. Hindi naman yung pag-product mo, hindi naman matambay na hindi wala, may matitira, ganun. Hindi. Talaga. Ubus. Minsan nga, nagkukulang ako, maraming order. Kaso ngayon, hindi kwan kasi kulang, walang service, hindi. Travel mo, hindi. Ang mga substrate, hindi ko na kolekta kasi walang service. Yun ang problema sa paghahakot ng mga substrate. Kasi sako-sako kasi yun. Kaya... Ang galing, no? So, yan. Yan guys, mayroon tayong natutunan na naman dito, no? Kanya, no? Mayroon siyang mga na talaga, oh. Kasi ang maganda rin ito, pag hindi na siya bumunga, pabubulukin mo, ipapakain mo sa bulate, magiging siyang organic fertilizer, pwede na namang pataba sa gulay at saka sa halaman. Lahat mapakinabangan, no? Walang masasayang. Walang masasayang, walang matatapon na balik. O recycle lang siya. Yan. Yun ang maganda sa pag-mushroom. Napaka simpleng paraan lang, pero creative, no? Kaya nito, oh. May pang-ulam ka na, may income ka pa. Oh, masarap pa, tas grabe ka, napaka-sustansya nito po. Oh. Grabe ang sustansya nito. Ang kaibahan lang nito sa ibang gulay. Kasi ito siya, pag niluluto mo siya, lalong nag-improve yung nutrients niya. Ang kuan kasi nito, ang protein nito, actually pag fresh siya, 3%. Pero pag niluto mo siya, nagiging 19%. Aba, galing ano? Yun ang maganda nito. Yun ang maganda nito. Na-research na kasi ito sa akin. So, anong masabi mo sa mga gustong ganyan, mag-imbis o gagawa din ng ganitong paraan? Anong masasabi mo sa kanila? Mahirap ba o hindi? O para mainganyo mo man sila na yung mga viewers natin, no? Yung mga supporter natin dyan. Na kahit pa paano, magkaroon sila din ng idea. Opo. Sa mga gustong mag-kwan, mag-mushroom, ang total, ang kwan niya, ang puhunan niya is napakababa talaga yung puhunan niya. Actually, ang pinaka-kwan mo talaga dito, effort. Tapos, kailangan talagang matyaga sa patubo. Kasi, para kasi itong kwan, hindi, kailangan tutukan mo talaga, kaya dapat mayroong ang paggawa mo nito. Is gusto mo talaga, mayroon kang passion. Kasi kung susubukan mo lang, kusa sa loob mo talaga. Kasi mahirap talaga kasi, pero sa income niya is napakaganda. 800% ang balik niya sa'yo. Sa piso, mayroon kang balik na 8 pesos. Ang balik niya, 800% ang balik niya sa'yo. Kaso lang, matrabaho talaga. Okay. Kung gusto nilang magpa... magpatubo nito, kailangan na mayroon ng mga seminar sa mga kwan.
yun, seminar sa agriculture. Oh, kung gusto talaga nilang walang sabit seminar para shortball, ay yung sa kanya, sa'yo, experience lang yung sa'yo. Pero mahirap. Maraming error. Oh, pero no? Kung gusto nilang, pwede naman silang bumili nito. Mayroong mga available na... Mabili din yan. Opo, sa Jinsan, basta meron na mga available nito sa Jinsan, Corundal, marami na nag ganun talaga ang ano nila, ibibenta na lang. Product na yun, finished product na, antayin mo na lang na natutubo. Okay, no? Kung gagawa ka pa nito, binhi, tapos gagawa ka pa ng protein bags, marami ka pang pagdadaanan na mga error. Kaya kung gusto nilang patubo, at pinaka-importante sa lahat, huwag silang bibigla ng marami. Subok muna kaunti. Alamin mo muna. Hanggang maalam mo na yung kanya behavior niya, tsaka mo lang pa akitin na kitin yung production mo. Yun lang maawan. Sa kagandaan nito, dapat araw-araw mo rin siyang titingnan. Kumbaga, parang tao lang din to eh. Opo. Alagaan mo rin ng maayos. So, kagaya nito, yung ano mo, nakasarado talaga, no? Opo, kasi, kwan. Yung langaw. Mabango kasi to sa mga, kwan, sa mga fruit fly. Okay. Mabango sa mga fruit fly ba? Katulad nito, yung mga fruit fly. Yan, no? Paano yan kung may mga ganyang insekto, anong ginagawa mo? Hinayaan mo lang? Hindi man yan makakuan, basta kaya kasi nakakuan naman sila nito, hindi sila masyado. Mayroon nakapasok konti, pero hindi man sila nakakuan. Hindi tatagal. Okay. Yun ang maganda pag may kuan, net. So kailangan na babalutin mo talaga ng net na kagaya nito, no? Para hindi makapasok yung mga... Para yung mga ibang insekto hindi makapasok. Alright, okay. Kasi kakainin nila to kasi. Pasok sa loob, kakainin nila tong amag. Oo nga. Yung sa loob na yan. Kaya maganda yung mainit. So yun na guys, tayo ay nakakuha naman ng konting ano, kaalaman dito. At siguro ay naintindihan nyo rin yung paliwanag nyo, no? Kung paano gagawin at paano yung paparaan sa paggawa nito. So, nasa inyo na yan kung talagang interesado kayo pang sarili o pang benta. Yun. So, yun. Thank you na lang at maraming salamat sa ating solid supporter dyan. Thank you very much and see you my big vlog. Babo, God bless.